then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan para dito sa impeachment process? Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined, no, to push for an impeachment process, no, kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman ang inialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung merong hong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing, to the referral, to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the, tatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4.5 months. So the question is, ano ba? Ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, kailan pa? But walang choice, kundi gawin ang trabaho ng Kongreso. So nasa Justice Committee na sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako, masasabi ko lang, no, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups, sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa vice presidente. Ito na siguro naman ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa blue ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign all impeachment complaint filed with the House, no. Siguro kung ano yung timetable ay yun po ay bubusisiin ng liderato ng House, kasi syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely, we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng inyong Kongreso. Nandyan pa ho ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng legislative agenda ng administrasyong ito. Meron pa yatang 3 o 2 na naiiwan, although ito po ay mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us members of Congress are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. Huli na lang. Will this be a priority of the lower house? At if you would know lang nasa ang stage na po ito, yesterday it was filed, verified na po ba? Sa ang stage na po ito? It was filed yesterday, no? And we have 10 days for it to be referred by the speaker to the plenary.
hindi naman siguro sa whether priority or hindi. Kasi nakita nyo naman ho sa mga na mga pagdinig ng Kongreso, lalong ng House of Representatives, lalo na sa good government at sa Quadcom, naging prioridad naman talaga natin ang paghahanap ng accountability sa Office of the Vice President. Ang difference lang sa impeachment, there are clear timelines that we need to observe. Siguro yun na muna sa ngayon, no? Kasi hindi naman ho ito katulad ng ibang legislation na walang deadline. Ito may mga deadline po kaming kailangan isaalang-alang at I think that would be part of our mandate to observe and undertake. That said, rest assured na kung anumang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed, and this is in accordance with what we have been fighting for the longest time. And the reason why there is a Quadcom, this is about the rule of law. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas, syempre, kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po, walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Thank you, Bibian. We will take the next questions from Melalis Moras of PTB4. Hi, good morning po, Kongs. Reaction nyo lang po sa ilang pahayag na lumabas nitong mga nakalipas na araw. May statement po kasi yung DOJ na tuloy lang yung investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte dito nga sa mga binitawan nitong pagbabanta sa buhay nila, PBBM, First Lady, and Speaker Romualdez. Ano pong masasabi nyo rito given na yun nga may impeachment complaint na rin versus Vice President Duterte? Well, that is totally separate and independent process. Kanya-kanya tayong trabaho. Basta as far as we are concerned, we have a mandate to process this impeachment complaint. Ngayon, we are not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work. But we should let our government agencies do their work freely, independently, with transparency, with honesty. So yun lang ang masasabi ko kasi ayoko makialam sa trabaho ng executive. I think it's also important for the people to understand the difference between the proceedings in DOJ at yung ginagawa natin sa Kongreso. Una, sa DOJ po, ito'y separate na proseso po ng ekotibo involving the criminal liability ng mga ng Vice President. Yun po ay iba po sa proseso na pinagdadaanan naman sa mababang kulungan, which is impeachment, which is a political legislative procedure, no? Political legal procedure. In fact, we want to highlight also na ang trabaho din ng House is simply to impeach. Hindi rin kami ang magko-convict. Ang magko-convict po noon ay ang Senado. So it's good that we have all this better and sabihin na lang natin mas klarong appreciation ng mga proseso kasi alam nyo naman sa social media kung ano-anong sinasabi, hindi ho ibig sabihin na pag na-impeach yun na yun. Meron pa hong laban sa Senado kung saan ang magiging prosecutors ang lower house naman sakasakaling umabot tayo sa puntong yun. Opo, and sa PNP naman, Kongs, kasi may sinabi ang PNP kahapon na wala pa rin silang info about the credible threat sa buhay ni VP Duterte. Sabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo, may sinasabi po ang ating Vice Presidente na meron siyang documented threats. Pero yun nga, hindi pa po tayo nabibigyan ng kopya ng sinasabi ng documented threats na ito. Ano po masasabi niyo rito? Lalo pat ito rin yung pinagmulan nung kanyang outburst nga na humantong pa sa pagbabanta naman umano sa buhay ng nina President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. This is how I look at it, you know. Honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. And looking at the videos of her threats against the President and
and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, parang ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatiya mula sa kanyang mga supporters, and it's non-existent para sa akin. Ha? Hindi ako naniniwalang may pagbabanta talaga sa buhay ni VP Sara. But what we have established and what we have seen is talaga mayroong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron hong pagbabanta, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, mamilitary man, mapulis, wala hong proof na meron hong attempts or threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, siguro nasa isip lang ho ng Vice Presidente, all these perceived threats are all in the mind of the Vice President. And to be honest, since she is the second highest official of the land, for her to verbalize these threats without clear evidence is, I think, grossly irresponsible. Kasi bilang pangalawang, bilang presidential successor, itong mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country. And for someone with that mandate to express this without clear evidence is basically contributing to greater instability na hindi makakatulong sa ating bansa. Sana ho, naisipan ng Vice Presidente na before siya magsambit, magpakita sana sila ng ebidensya at patunay. At hindi lang ho yung ebidensya nang galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar. Opo, sorry, last na po. Sa isang pahayag, sinabi po niya dating Congressman Eric Colmenares na tumatayo ding one of the councils for drug war victims na the International Criminal Court may have finally wrapped up its investigation and maybe now preparing for trial. Ano pong masasabi niyo rito given na yung mga issue ukol sa drug war on drugs ay tinatalakay rin dito sa Kamara, particularly ng House Squad Committee? Actually, no, we do not recognize for now the jurisdiction of the International Criminal Court. That's within the purview of the executive to undertake the diplomatic or the foreign policy's recommendation in that respect. Ang Kongreso po ay kinikilala ang paninindigan at ang posisyon ng ehekutibo sa usaping ito. At dahil po doon, tuloy-tuloy lang ho ang anumang investigasyon na gagawin ng Kamara sa usaping ito. Ang sa akin lang ho, sana ho kung mangyari man ang trial, ito'y ikonsidera na isang pagkakataon ng mga tao, mga individual na pinangalanan, no, yung ating mga ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaibigan natin sa Senator Bato de la Rosa. They take the advantage of the opportunity to explain themselves, no? Para siguro ito yung maging platform sa kanila. Kung hindi man hustisya to para sa mga AJK victims, baka pagkakataon ito kung meron mang silang masasabi para malinis ang kanilang pangalan or the defender name. Ako, actually, no? Pagbabalik na naon sa Quadcom, nung aking sinusubaybayan yung mga proceedings, nagugulat ako kasi marami mga resource persons since they were incriminating themselves, actually. And sometimes with sense of pride na pinagmamalaki na ako'y nagpapatay o ako'y nag-order nito, you will, by their own admission, no? So maybe a better venue would be the ICC. That would give them the opportunity to air their sides, no? And also our friends in the Senate nga, si Senator Bato, Senator Bong, baka yun nga maging tamang venue para sa kanilang pagpapahayag, no? No, mga katanungang sana sinasagot nila dito sa Quadcom, no? Pero hindi naman nangyari.
Thank you. Kat Porbes from Radyo Pilipinas. Please proceed with your questions. Ay, good morning po. Sorry, nasa likod lang po ko, ma'am, sir. Hingan ko na lang din po kayo ng reaction regarding po sa isang statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung pagwawaldas lang dan, diba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment, no, are actually pagwawaldas in a sense. Ito po yung mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi ho, kung wala ho ang paghahanap ng accountability, at wala ho ang ating wala po ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas ng na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman ho fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na ating pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation, no, of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past. Kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ang pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Thank you po. Isang question lang din po regarding naman po sa programa po ng ating pamahalaan. One of your colleagues po, si Congressman Gerville Luistro, filed a bill para gawin na pong isang batas yung AKAP program. Sa paraan po ito, magiging regular na po siyang programa at regular na rin po yung pagpupunta. Nakita naman namin kahit sa aming distrito ang tulong na naibibigay sa mga pamilyang on the verge of poverty. Kasi sa ating mga existing programs like yung 4Ps, ang kinocover niyan yung sinasabing poorest of the poor. Pero sino ang umaagapay at tumutulong na sa mga pamilyang halos, hindi naman sasabing poorest of the poor, but nearly there. And we want to prevent them from sliding down. Kahit na pang-alleviate lang panandalian. And sometimes that money is even used as puhunan sa mga maliliit na negosyo. So, the institutionalization of AKAP, I think, is a welcome development. And I want to commend our colleague, Congresswoman Jinky Luistro, for this initiative. Madalas kong sinasabi na sa lahat po ng social amelioration program, isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami, itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita.
I think yung mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw, ay kinakailangan matulungan. No? We see their efforts, we see their productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong binabayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaking, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa na naisipan niyang mag-file ng bill at I think from on the part of Tingog Party List, no, buong-buo ang ating suporta sa institutionalization. At contrary sa sinasabi ng iba na ginagawa nating ayuda nation ng Pilipinas, gusto ko lang ituon ang attention nila. Yung kapitbahay nating bansa, ang Thailand, namigay din sila ng allowance na 10,000 baht sa halos lahat ng Thai nationals. Kasi naniniwala sila na kung maibibigay at may pamamahagi ang tulong na ito, hindi lang matutulungan yung individual at ang kanyang pamilya, kundi magkakaroon ito ng ripple effects sa maliliit na mga negosyante at sa kabuuan ng ekonomiya. Ito po yung isang parte ng akap na hindi natin nabibigyan pansin. At nakita po ito namin sa mga lugar po kung saan tayo nagkaroon ng malawakang pagbibigay ng ayuda. Nagkakaroon ho ng paglago ang mga small at medium enterprises. Kasi ho, tumataas ho ang purchasing capacity. Kahit papaano po, kung sa economics lang, ano, the velocity of money, the volume of money, all contribute to a healthier economy. Wag ho nating, sobrang simplistic po ng mga panukalang tanggalin natin kasi nagkakaroon ng dependency, tanggalin natin kasi ayuda lang yan. Hindi ho, meron siyang malaking macroeconomic impact na kailangan ma-appreciate. Kaya yung mga panawagan na alisin ng AKAP, sana po itignan nila yung merito ng programa at mapapag-aralan na hindi lang yung individual at yung kanyang pamilya ang natutulungan, pero buong lipunan, buong bansa po ang natutulungan itong economic stimulus na dulot ng AKAP. Maaari ko sana idagdag na kami naman po dito sa Kongreso, we're very aware na this is a stopgap measure. Hindi naman namin pangarap na buong buhay nakaasa sa AKAP ang ating mga mamamayan. We're very well aware na ito ay tulong, pantawid. Ano po. But gusto ko rin i-assure ang ating mga kababayan na kami po sa Kongreso, pagdating po sa mga mas malalim at mas long-term na pagbabago para magkaroon po ng progreso sa ating ekonomiya sa pamamagitan po ng pag-attract ng more investors, pagtulong po sa ating mga magsasaka, sa pag-agapay po sa mga small and medium scale industries. Lahat po yan ginagawa namin dito sa House of Representatives. Kaya nga nag-amienda tayo dun sa rice tariffication law para tulungan ng ating mga farmers. We want to create an investor-friendly climate. Ano po? Kaya nga, we want to establish the rule of law. Kasi isa sa mga complaint ng ating mga investors, yung arbitrariness na sinasabi nila na that the law is applied selectively. Hindi po tama, hindi po totoo yan. Nais nating patunayan. And of course, lahat po ng legislative agenda ng ating Pangulo na may kinalaman sa ekonomiya, kami ay naipasa na namin dito sa House of Representatives. Which begs the question, eh sa Senado. So, maybe ito'y pananawagan din sa ating mga kaibigan sa Senado. Tulong-tulong tayo, ha? Para bukod sa AKAP, meron din tayong naipapasang mga economic policies na mas mahaba ang mga epekto sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Thank you. Moving on, we have Isa Abendanyo Omali from GMADCBB for the next questions. Hello po.
Good afternoon. Meron pong statement si Senate President Cheese Escudero na nakiusap po siya, yun na lang pong gamit natin yung term, nakiusap po siya sa mga senador na i-avoid na magsalita about impeachment versus VP Sara Duterte. Dito po ba sa House, meron din po ba ganong instruction si House Speaker Romualdez na huwag munang magsalita or iwasan munang magsalita regarding po sa impeachment? Walang ganyang directive mula sa House leadership, no? Galing kay Speaker. Nakot, ano. And I think this serves well, you know, the institution, no? We want to reaffirm yung ating mandate. And of course, ang sabi ng Constitution, kailangan namin i-process to. Inevitably, mapag-uusapan din yun, ano? Palagi ko kaya nabanggit ni Senator Cheese Escudero, no, na sinabihan niya yung mga senador na huwag pag-usapan. Kasi eventually, kung magpa-prosper itong impeachment case, sila ang mag-a-act as judges. So as judges, you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just an advice for the senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yung pagkital sa kanilang freedom of speech, pero that's just prudence, no? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Naintindihan at ginagalang ho natin yung patnubay ng ating Senate President. At to be honest, I totally agree with the Senate. Sabihin ni Speaker. Na mas makakabuti sa proseso. Thank you. Billy Vegas from Abante and Politi. Magandang tanghali po. Hingi lang po sana ng reaction doon sa sinabi ni BP na ginagaslight daw po siya ng House. Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. Ako, personally, my opinion is dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Itong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente, mula sa sinabi niyang siya yung inaape, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na siya, dapat siya na ang presidente ng 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho panggagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro panggagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Dapat ba siguro panggagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure, no?
yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit, kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayo magpapaloko sa ganito mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, no, na Quezon inaapi, Quezon ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin are all distracting from the real issues here. Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-present ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi nilang sagutin yung mga tanong, no, para matapos na, para mabilis ang trabaho? Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa kong Jude pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of vice president that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana all, sana every time. Eh kaso nga, pag meron ganyan mga claims, para sa akin, huwag na natin pansin yung mga ganong claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Pagsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edit, sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, you know, and that they have to resort to these ludicrous claims, you know, out of this world. Action, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first, no, ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko ho narinig direct at siguro wala pa sa ating nakarinig na niminsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta, na gusto niyang magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya. Malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po ito yung opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutsa natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant? At kami, ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na ho natin ang kasagutan. Kung didiretsuhin ko lang ho, kung tatanungin ko kung anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang ho sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ho ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa? Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Di ba galing din yan sa Office of the Vice President? Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom? Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang
tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yon. She has even claimed na sa kanya na yon as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan. And it's the same with us na nasa Kongreso. Hindi po namin yan pag-aari by entitlement. Kami po, we try to convince the people. And kung nagugustuhan kami, ipagkakatiwala sa amin ang aming mandato. And kinikilala po natin yan. Let us remember, it is not ours by entitlement, ang pagiging pangulo or not. Sabi ka po ni Rep. Pam Zamora, ito ay by destiny. And may I add, it is because of the people's mandate. Power emanates from the people. So hindi po pwedeng sabihin akin yan o sa'yo yan. Bakit? Diba? Wala namang basihan yun. So focus lang po tayo dun sa trabaho. And of course, gusto ko rin segundahan yung sinabi ni Kong Jude na kailangan ang ating mga mamamayan mag-exercise ng tinatawag na critical thinking. Alam nyo, sa panahon na ito kung saan merong malaganap na, I don't know, social media, sa FB, sa lahat ng platforms, kailangan mag-isip ang taong bayan, gamitin ng ating mga utak, maging objective tayo, at suriin talaga sa paghalal ng ating mga opisyal mula sa Pangulo, Vice President, sa mga miyembro ng Senado, ng Kongreso, sa ating mga LGUs. Yung qualifications, yung pag-uugali rin, mahalaga yan. Kailangan din merong paggalang sa kapwa-tao at higit sa lahat, paggalang sa Diyos at paggalang sa ating saligang batas. Sabi ko nga, it's all about the rule of law. May dadagdag lang ako kasi na-mention ni Congresswoman Roman yung tungkol sa mga survey. No? Bagamat nakakatulong ang survey para unawain ang pulso ng mga mamamayan, walang halal na official pong nananalo sa survey lang. Election po ang nagpapapanalo. Pwede kahong nanguna sa survey at nakita po natin yan. Maraming mga frontliners sa survey hindi rin nanalo sa huli, hindi rin nanalo sa eleksyon. At siguro dahil hindi naman lahat natatanong talaga sa survey at hindi rin natin ma-underestimate na minsan nagbabago din ang pulso ng mamamayan. Nag-iisip po ang ating mga botante. Kaya po sa huli, minsan magkaiba po ang resulta ng survey. Kaya kung yan po ang ating pangahawakan bilang batayan, kung sino po ang dapat at karapat-dapat na manguna sa atin, siguro kailangan pa natin mag-isip-isip at tuunan yung totoong mga dahilan kung paano tayo pipili ng mga tamang leader para sa bansa. Thank you. Marian Enriquez from TV5. So I have two sets of questions po para regarding kay Mary Grace Piatos and sa impeachment. So, with the certification nga po ng PSA confirming that certain Mary Grace Piatos po has no record of birth, marriage, or death in their database. What does this mean po? May malinaw na po ba tayong basihan para mag-recommenda kumbaga ng technical malversation o mas malala, a plunder regarding this? Lalo na po, you raised the question gaano ba karami pa itong mga fictitious and erroneous na acknowledgement receipts to justify po nga ng OVP itong kanilang confidential expenses. Ang Quadcom naman cannot act as prosecutions, no? Health prosecutor's office, hindi naman po iba po yun. So bahala na po ang prosecutor's office kung magfa-file ito ng charges. Ano. So ang implications nga nun is simple. Sheer logic would tell you na kung walang Mary Grace Piatos, lahat ng dokumentong pinirmahan ni Mary Grace Piatos ay huwad at hindi makatotohanan. Ano. And in the bigger scheme of things, kung merong ganyang irregularity, siguro kailangan pa nating suriin yung mga ibang dokumento na nag-justify ng mga expenses, no, incurred by the Office of the Vice President, no? So matatanong mo rin yung mga ibang rin nagpirma ba ay totoong tao ba? Talagang mapapatanong ka eh. So yan, patuloy palagay ko ang investigation sa Quadcom, no? Para alamin yan. Pero nakakalungkot. Yung dishonesty factor, bakit may ganun?
Bakit may ganon? Kong Jude. But I think it reinforces only the earlier findings of the committee that there is reason to doubt the veracity of the documents presented as acknowledgement receipts attached to the COA, the liquidation report na sinumite ng Office of the Vice President. Sabi ko nga kanina, kung merong kamalian sa isa, siguro it gives us reason to also anticipate na baka spurious din yung iba. At kung spurious ito on a large scale, eh baka nga umabot tayo sa technical malversation. Pero katulad nung sinabi ni Congresswoman Roman, hindi na ho trabaho ng Kongreso yon. Ang trabaho na natin ay maglahad ng recommendations. At sana ho, tignan ho ng ating piskalya kung baka, o ng DOJ, na itong mga ebidensya for what it is. As I said, hindi dapat din ipasawalang bahala ito. Bakit? Ang pinaka-konkretong pamamaraan for us to really establish that public office is a public trust, eh kung paano gamitin ang pera ng bayan. Ito may maging 100 piso o 5,000 piso o 1,000,000 o 500,000. Yan po ay pera ng bayan. At kung sa pagkakataong ito, gawa-gawa ang mga dokumento ni Mary Grace Piatos, gawa-gawa si Mary Grace Piatos, eh nanakawan po ang taong bayan. Pagpapaalala rin po na mula sa Kongreso at sa Quadcom, hindi po nagsistop si investigation yan. Habang umuusad po yung Quadcom, patuloy kami mga kasapi ng House of Representatives nag-iisip kung paano dapat nating amyendahan ang ating mga batas, kung anong panukalang batas ang ating pwedeng ilatag upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon sa kinabukasan. So, as we said, it is an investigation in aid of legislation. Marami ang mga lumilitaw na mga bagong panukala. Katulad na lang, for example, ma-cite ko na, narito rin lang naman tayo, mula po sa Committee on Women and Gender Equality, the other day, we were deliberating on the Safe Spaces Act, the amendments that we wanted. And we thought that yung pambabastos ng kababaihan ng members of the LGBT community, yung pagpopromote ng misogyny, ng homophobia, ng transphobia na pinipenalize under the Safe Spaces Act, ang dapat unang gumagalang sa batas na yan ay kaming mga halal ng bayan. Because kami dapat ang nagbibigay ng mabuting ehemplo. Kung meron kang isang leader na minamaliit ang kababaihan, kinukutya ang kababaihan, kung meron kang leader na merong parang galit, no, sa members of the LGBT community na medyo bastos, parang hindi katanggap-tanggap yon. In fact, hindi talaga katanggap-tanggap. So aming inintroduce dun sa aming amendments isang special provision that would penalize public officials who commit and promote acts of misogyny, misogynistic remarks, homophobic remarks, etc. If we expect the ordinary citizenry to behave in a certain manner, to fight against misogyny and homophobia and other forms ng pambabastos, we should also expect this from our elected officials. So silalim po ng aming amendments, gusto naming parusahan ng mga public officials with fines from 100,000 to 500,000 and even suspension, no? 6 months to 1 year, and that tapos kung repeat offender sila, maaari silang ma-disqualify from holding public office. Ang hirap kasi, sa bansa natin, parang na-normalize na yung pambabastos ng kababaihan eh. Diba? Parang na-normalize na, parang nagiging astig yung gumagawa nun. Pero ang tanong ko sa ating mga kababayan, kung nanay ninyo, sister ninyo, kapatid ninyo ang nababastos, how would you take it? Madaling pagtawanan eh, lalo na sa social media. You can twist the facts. You can even portray the culprit as astig, macho, etc., etc. Pero when it affects you, I don't think you'll react in the same way. In the same way that, you know, nung nag-investigation tayo dun sa Quadcom about yung mga victims, and talking about tens of thousands of innocent victims, innocent lives, who others may call collateral damage. Ang daling magsabi, ay bahala yun.
Eh, lahat naman tayo kontra talaga sa droga eh. Pero kailangan ba tayong pumatay ng mga inosenteng biktima? What if, kapatid mo, anak mo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung anong pakiramdam ng mga nanay na isang araw nandiyan yung kanilang anak, nag-aaral lang, nagpe-prepare para sa isang exam? Sa susunod na araw, wala na, kinitil ng buhay, ang pangarap niya, ang kinabukasan niya. You think madali yun? Tapos may magsasabi, ay, that's a necessary part of the war against drugs. Talaga ba? Eh kung kayo maapektuhan. So, let us reconsider things. And, you know, mula sa Committee on Women and Gender Equality, I even apologized, ano? Kasi nga, on the previous days, even during the committee deliberations, it dawned upon me that in the 17th Congress, many members of the House chose to keep silent. Although deep inside, especially among the women, when we saw that Senator Laila De Lima was being slut-shamed, that there were attempts in the committee that she was being investigated in to shame her and, you know, to come up with false witnesses, etc., etc., we wanted to cry out. We even said no when there were attempts to show that alleged sex video. No, we said no, this is too much already, except for some. In fact, only one. I want to apologize and repeat my apology to her. She helped so much in our province, especially dun sa aming jail facility. She helped. My mother was then congresswoman. She's a good person. Sorry for being silent. Kaya nga lang unawain nyo rin, ibang climate nung 17th and 18th Congress, ibang leadership style nung panahon na yon. Madaling sabihin kasi na, oh, dapat nanindigan ka, baliwala ka, duwag ka pala. No. Pag pinoprotectionan mo ang mga constituents mo, para bang pinagsasanggal lang ang mga mahal mo sa buhay? Para bang kinikidnap yung mga anak mo, sasabihin gano'n, hindi namin i-release to hanggang hindi mo sundin ang aming dictates? And that was what happened in the 17th Congress when misogynistic remarks were being said in the past administration. And we women had to keep quiet because ang pinanakot sa amin, walang healthcare, walang school buildings, walang kung ano-anong mga ayuda para sa aming mga constituents. Paano naman kami magre-react nun? Alam nyo, sana maunawaan nyo yung nature ng trabaho namin as congressmen. That ang naglukluk sa amin mga pwesto, ay aming mga constituents. Hindi dahil sa kulang kami sa prinsipyo eh. Pero talaga, pag mahal mo na ang pinaglalaban mo, sometimes kakapit ka sa patalim. And in this case, we remained silent. But now, it's a different atmosphere, it's a different climate. Sabi ko nga, wow, considering na ang dami-daming binato laban sa ating Pangulo o laban kay Speaker. And yet, we have engaged in a democratic exchange of ideas without feeling threatened, without being coerced into doing things. Now, though this is real democracy. This is real democracy. Now, the question really is, what kind of leadership do we want? Do you want a dictatorship? Or do you want somebody who wants to uphold the rule of law? So, yun lang po, I want to explain. Kasi alam mo, Marius, the other day nga, nag-apologize na ako, nababash pa ako. Sabi ko, Diyos ko, ito lang masasabi ko. I was sincere about my apology. And nag-reach out nga ako kay Senator Laila. Because sa totoo lang, yung tiniis niya na 7 years na walang firm conviction from any court. Tapos, nung bandang huli, false pala lahat ng mga witnesses. Hindi biro yun. But I didn't see any kind of drama. Nahihimatayin na kailangan itangay pa sa kung ano-anong hospital. Stoically, she faced the charges. She continued to believe in the system that failed her. Pero bilog nga ang mundo. The truth will always come out. So yun lang po. Thank you for that. Pero I would just like to, sorry, to follow up back on the technical conversation. If ever po ba, kung posible nga po na umakyat na po doon, eh liable po ba si Vice President Sara Duterte? Lalo na sinasabi nga po niya na, yung ginigiit niya na, wala naman akong alam dyan sa mga acknowledgement receipts na yan, hindi dumadaan sa akin yan. Kung
technical malversation lang pag-uusapan, ang daming red flags. Hindi lang ho si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, sabihin na natin, tip of the iceberg lang siya. Una, kung maalala natin, tinanong natin si Grace, si Gina Acosta. Siya po ang accountable officer. Ibig sabihin, ultimately hanggang disbursement, dapat siya yung may custody ng pondo. Pero anong ginawa po niya? Sa utos ho ng Vice President, klaro po yun, sa transcript ng ating mga pagdinig, sa utos ng Vice Presidente, nilipat niya kay Colonel La Chica. Nilipat nung kay Colonel Nolasco. Sa DepEd naman, nilipat ni Edward Fajarda kay Nolasco, kay La Chica. Yung kabuuan ng perang kanilang in-advance, kanilang withdraw sa banko. Ako personally at sa pag-appreciate ko sa batas, yun po ay malversation in itself na technically. Kasi parang na-defeat ang purpose ng fidelity bonds, parang na-defeat ang purpose ng accountability. Eh kung idadagdag pa natin ang usapin ng spurious o di kaya gawa-gawa lang itong mga acknowledgement receipts at nakita natin marami po doon magkakaibang pangalan, aparehong pangalan, magkakaibang pirma, minsan magkaibang pangalan, pare-pareho ng ballpen at nag-iisang tinta lang, makikita natin na maraming katanungan ang kailangan sagutin. At hindi lang katanungan, malaking pananagutan ang kailangan harapin ng pangalawang pangulo. With that po, let's move on to my questions on the impeachment complaint. I understand you were asked na rin po kanina regarding your thoughts on that. And, you know, si PBBM nga po, meron din siyang apila po, lalo na sa atin dito sa Kongreso, na, you know, isang tabi na muna itong anumang hakbang sa pagpapatalsik sa bise at mag-focus na lang po muna sa trabaho. But you also both mentioned about, you know, checks and balances, letting the truth prevail, paghahanap ng accountability sa pinakamataas na pinuno ng bansa, critical thinking, every resources po ibubuhos dito ay worth spending. So, with the grounds po na I understand, you've seen the impeachment complaint, may mga nabasa na po siguro kayo lumabas sa balita doon sa lima pong grounds na inilabas in the articles of impeachment ng grupo nila, Kong Percy. Ano po yung inyong personal na tingin po dito? Paano nyo po i-weigh itong impeachment complaint po laban kay Vice President Sara Duterte even with the appeal of BBBM? Well, isa-isahin natin, no? Ang appeal ng ating Pangulo. At ginagalang ho natin at pinakikinggan natin ang appeal ng ating Pangulo. Definitely, kailangang unahin ang anumang hakbang na mas makakatulong sa ating mga mamamayan. In fact, sa aking appreciation, it refers more dun sa mga pending legislation na kailangan pa natin bigyan pansin. Una, kailangan pa natin ipasa ang budget for next year. Priority dapat yon. May natitirang ilang legislation nakasama sa legislative agenda ng administration. Siguro sa House, masasabi natin, pasado na kami. Pero siguro sa Senado, kailangan din nilang bigyan prioridad. Priority po yon. Klaro dapat ang mga priority. Pero sa usapin po ng impeachment, hindi ho dahil sa anong sinabi ng Pangulo o hindi po sa ligang batas po ang nagbigay ng mandatong ito sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, para aksyonan ang lahat ho ng petition or impeachment complaints. Hindi po kami pwedeng magpasawalang bahala, hindi po namin pwedeng hindi pansinin o hindi aksyonan kasi po sa ligang batas po. Wala pong ibang sangay ng gobyerno ang may ganung katungkulan kundi ang inyong House of Representatives. At klarong-klaro po sa amin yun. Andyan po ang patnubay ng Pangulo, pero klaro din sa amin ang mandato ng Kongreso ng mababang kapulungan. In this case, I think it will be premature to really go into the specifics of how we will proceed, no? But what I anticipate is there will be a careful balancing act, especially in terms of scheduling, especially in terms of resources and time spent for every initiative, lalong-lalo na sa impeachment. At yan po ay kaparte sa kailangan pagdesisyonan ng leadership ng Kamara. Ayoko pong pangunahan ng leadership sa usaping yan.
I think it really refers more into the time. I think klarong naman sa sinabi ng presidente, hindi naman sa siguro, wala naman siyang sinabi na ayaw niya sa impeachment, at siguro naman sa pagkakakilala namin sa presidente, hindi naman nangingialam sa ginagawa ng kamera. Pero ang pinapaalala sa amin ng presidente, huwag niyong kalimutan yung mas mahalagang trabaho na kailangan ng taong bayan, lalong-lalo na ako ina-anticipate ko yung budget. So doon po tayo nang gagaling. Kailangan mabigyan natin ng kaukulang pansin at attention yung mga issue na mahalaga sa taong bayan sa ngayon, pero hindi rin natin kailangan talikuran ang constitutionally mandated, ang mandate ng konstitusyon sa Kongreso, sa mababang kapulungan, na aksyonan ang mga impeachment complaint. Sorry, sulitin ko lang. You mentioned, ayaw ko po pangunahan ang leadership, pero po kayo, Kong Asidre, personally, will you support? Yeah. How will you support or will you support po ba itong impeachment? Well, ako, honestly, ultimately, exactly accountability from elected officials will have to be done by impeachment. At kung accountability ang hinahanap natin, talagang doon tayo papunta. Hindi ho kami ang magko-convict, remember. Meron pa hong trial sa Senado. Pero kung ano man, I think it's the proper venue, especially for the allegations na nakita namin dun sa mga naunang pagdinig. Siguro in all the noise no ng politika, ito na lang siguro. In all the noise na meron tayo sa politika, ako I take it more optimistically. Ito po yung nagpapakita na matatag ang ating demokrasya. Pansin niyo po kahapon nung nag-file po ng impeachment, medyo positive po ang merkado. Positive ang stock market. Bakit? Siguro ay nararamdaman ng taong bayan na ang kanilang gobyerno, last pangunguna ng ating Pangulo, is concerned with the everyday concerns ng ating taong bayan, but at the same time, intentful with exacting accountability. Maybe not the executive specifically, but the government in totality. So, naging malinaw din naman ako sa personal stand ko. Initially, sangayon ako sa presidente, kung maaari sana wala nang impeachment complaint. But meron eh. So, walang choice ang Kongreso but to act on it and to process it. And my final decision, of course, whether to support it or not, because it will be submitted to a vote no, sa plenary, where it has to garner at least 1/3 of the total number of congressmen, is I have to hear first kung ano ilalabas nila. Is it correct in form and in substance? Substantiated ba yung mga claims? Meron bang ebidensya? And of course, I want to be fair. The entire process, I hope and I'm sure and I'm confident, will be transparent. So kung ano man na nadidiscover, natutuklasan, siyempre kailangan defensahan yan ng mga nagpo-push ng impeachment case na ito. Thank you, Marian. Sandro Ochona from Billionario TV. Sorry, quick reaction lang po doon sa possibility that there's another impeachment complaint within this week. Well, nasabi naman siguro ng mga makabayan congressmen na meron din silang ipa-file. And we anticipate na baka meron pang iba na magpa-file. Ito, indikasyon lang ho na lahat ho nakikita ang ginagawa ng Kongreso. Lahat naman din to nagsimula dahil sa mga pagdinig natin sa Kongreso, at marahil ito rin ang tamang venue para mapag-usapan na with finality ang mga isyu ito. Sabi ko nga eh, nobody can stop our representatives and civil society organizations from filing impeachment complaints. Ano? Karapatan nila yon, at kami naman, katungkulan namin sa ilalim ng saligang batas na tanggapin at i-process. Ano? So let's just see what's going to happen with these complaints. Last question na lang po from my end. Is it a possibility na ito, ano po yung implication for the possibility na baka itong si Mary Grace Piatos ay code name lang? Because apparently confidential fan ka daw. So they did not use their real names dun sa acknowledgement receipts. May implication po ba yun, sir? Well, sa totoo lang, normally no, the confidentiality is not absolute, because ultimately accountability will have to
be the final barometer. The fact na meron kang acknowledgement receipt, dapat hindi naging kasangkapan yun para for lack of transparency. Hindi naging excuse siya for lack of transparency. The fact na nagkaroon ng notice ng disallowance only provides the opportunity for us to look deeper. And having seen this, we'll take it at face value. Yan dapat sana ang sumagot sana nun, yung opisina, ang tanggapan ng Vice Presidente. Pero sa totoo lang ho, pagdating na sa usapin ng acknowledgement receipt, siguro naman mas nasa tama na hindi gawa-gawa ang mga palangalang inilalagay doon. Thank you. We call on Bibian Gulia again from ABS-CBN. Sorry sir, to clarify lang yung sagot ninyo kanina. So kapag sinabi it appears na yung acknowledgement pirma sa acknowledgement receipt ay gawa-gawa lang, fabricated, spurious, ang pwede lang po dun na parang liability ay technical malversation, tama po ba? Yun lang po yung nakikita ninyo. And ang liable lang po ba dito ay yung gumawa or supposedly gumawa ng acknowledgement receipt, or meron po bang liability din yung head of the office? Well, hindi ho ako ang magiging prosecutor dito at ayaw ko namang, I cannot replace the role that the prosecutor, the Department of Justice plays in this particular case. Pero paulit-ulit po, dun sa bilang miyembro ng Good Government Committee, no, nandun tayo, paulit-ulit po na sinasabi utos ng Vice Presidente. Tinanong natin si Gina Acosta, utos ni VP Sara. Tinanong natin si Edward Farda, utos si VP Sara. What else do we need? What more proof do we need to say that there is command, there is a clear command, this is a clear issue of command responsibility? Thank you. Next questions from Krisa Subing-Subing of Inquirer. Makikimike po ako dito. Hello po. Sunan ko lang po yung question ni Zandro po kasi yun nga po, baka yung excuse na non-existent si Mary Grace Piatos ay code name lang po siya. Since kayo po ay, of course, meron din po kayong mga confidential funds as local officials, can you explain to us paano po ba siya in-operationalize? Is it normal to use code names po even sa ARs for confidential funds? Well, wala akong local government experience, but in all documents, no, kahit sa pagre-roll out namin ng mga social welfare programs ng different government agencies that are coursed to the district offices, our principle has always been not to use any fictitious entity. Honesty is the best policy. Kaya I'm very proud na mula po sa amin distrito, and I would like to believe na lahat kaming congressman, para panatag ang aming kalooban kung ano yung mga vouchers na dapat pirmahan, yung talagang totoong tao. Now, kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess obvious na ang implications nito. There was fraud and falsification. So bahala na ang prosecutors kung anong dapat gawin dyan. Pero dito sa Quadcom, may nakikita natin lumalabas isa-isa. Isa ito sa mga mabuting bunga, no? Saddening, but ito ang natutuklasan natin na very chichirya. Very chichirya. So tingin ako yung napupunta sa ano, sa papagasalin na ako, dumadaan ako doon sa convenience store. Tinitignan ko ngayon yung brand na yon. Tapos eh, pag ako'y nag-o-order ng aking mga saimada, naalala ko tuloy, ano? Sabi ko, my God, how creative in that sense. But really, this is no laughing matter. I guess it was the most imprudent decision. Kung ito ang dinesisyon nila na basta pumirma ka lang dyan, lusot na yan. Wrong. Lumalabas ang katotohanan. Well, I let to raise 3 points lang. Una, napaka-convenient naman na sabihin nila code name to. Eh di sana sinabi nila mula nung una pa. Diba? Pero there has been no statement, there has been no clarification, there has been no insinuation to that end. Diba? They stood by
they stood by. In fact, pinanindigan nila na naitama ang kanilang mga acknowledgement receipts. Why? Because there's an authorized certification. Diba? May legal weight siguro yon. Pangalawa, as I said, there's the totality of actions. The fact na yung banded officer turned over without due authority, pwede nga natin sabihin, may usurpation pa ng powers ng SDO, yung tumanggap na official. Maraming kaso to. Kung naisa tama to, bakit kailangan gawin ng ganun? Ang daming palusot. Pangatlo, hindi ho absolute ang confidentiality. Klaro po ang guidelines sa joint circular sa paggamit ng confidential funds. Ang reports po lahat yun, confidential, pero hindi ho sinabing magpeke kayo ng acknowledgement receipts. Hindi po pwedeng sabihin pekein nyo kasi confidential yan. Ang sinabi lang, confidential siya, pero even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Kasi katulad niya ng sinasabi natin paulit-ulit, accountability in the end will always define the amount of confidentiality that is required. Pera ho ito ng taong bayan. Kung isipin nyo, we're not talking about 1 million, 2 million, 3 million. We're talking about half a billion pesos na drinowing ng tanggapan ng Vice President. Okay, that guy, kindly identify yourself in the media representation. Hello, sorry, po. Good afternoon. I'm Lance from Newswatch Plus. Ask ko lang po, itong bagong development kay Mary Grace Piatos, how will this play into the ongoing impeachment case against the Vice President? Do you think this has a stronger merit dahil sa bagong lumabas na ganito? When we study the grounds for impeachment, no, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications. Ano? But of course, i-re-review ulit yan. Kasi panibagong proceedings mangyayari sa Justice Committee before a committee report is made and then submitted for deliberations on the plenary. Parang panukalang batas din, nagdadaan din sa proseso. So ito, maaaring karagdagang ebidensya in favor or against. Pero siguro pwede nating pasa ilalim yan sa isa sa mga grounds for impeachment as stated in the Constitution. Hindi ko pa nabasa yung kabuuan ng impeachment complaint, no? Pero hindi ako sigurado kung ito boy kasama dun sa mga articles na in-identify ng mga petitioners. Pero sabi ko lang, katulad na paulit-ulit yung sinasabi, ang pinakakonkretong batayan ng public trust, ng public office sa public trust, paano ginagamit ang pondo ng bayan? Kaya kung meron mang pagkakamali at meron mang gawang-gawang mga acknowledgement receipts na nakita natin na may proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, sa tingin ko is at plain sight, no, a clear betrayal of public trust. Thank you. For our final question of the day, we turn to Red Mendoza from Manila Times. Hi po. Kung kahapon po, sabi ng COA, may nabas na COA document, unqualified opinion ang Office of the Vice President. Parang sinasabi ng COA na walang naging issues, or kung meron man naging issues, na-resolve na po ito ng Office of the Vice President for the period ending December 31, 2023. Kong, do you think po ba this would wobble the impeachment complaint? Kasi unqualified opinion na po ito eh. And as additional pa po doon, one of the articles of the impeachment said na betrayal of public trust due to her meltdown. Sir, Kong, do you think po ba it would say the president na kunyari mag-meltdown ng isang public official? Should we say the president? Impeachable na siya. Mag-meltdown ng isang presidente, impeachable na kaya siya. I just want to clarify. No? Ang sabi mo,
nag-issue ang statement ng COA. There is a COA opinion. Meron opinion. Na po. Yeah po. Unqualified opinion. Do you have po. A copy of meron that Meron po. Nung lumabas po sa social media, numabasa po yung ano report ng COA. Anong sabi exactly? What was said was unmodified opinion po. Unmodified opinion. Unmodified opinion. Hindi unqualified. Ayan, unmodified opinion. We conduct our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Yung isang portion po is, in our opinion, the company financial statements present fairly in all material respects the financial position of the OBP as of December 31, 2023 and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets equity, statement of comparison, of budget and actual amounts for the year and notes for financial statements are in accordance with international public sector accounting standards. So, unmodified opinion po siya. So, that statement covers fiscal year what? Until 2023 po. 2023. Oh, pero yung confidential funds. 2023. Okay. So, does that also include yung confidential funds? Ang tanong, categorically, kasama ba ang confidential funds? Wala pong na-mention po dito sa report nung ano. Kasi ang pagkakaalam ho natin, ang paraan ho ng pag-audit ng confidential funds ay hiwalay po sa pag-audit ng mga regular funds ng isang ahensya. Hindi ko na mo binabaliwala ng yung opinion ng COA. No? Pero sinabi na rin ho ng COA sa atin na in the process of auditing, katulad nung 2022 din, sinabi din nila na unqualified. Pero dun po lumabas din ang mga problemadong mga acknowledgement receipts. Mm-hmm. Dun po din lumabas ang mas maraming katanungan. At tinanong natin ng COA, in-okay nyo lang ba yan? Sinabi nila, in-okay nila at face value. It does not preempt, no? A COA's opinion does not preempt. The fact that there is a COA opinion and there is a notice of disallowance tells us something. Da merong pang mga katanungan. Minsan madali lang gamitin ng isang dokumento na ayon sa gusto nating pagintindi. So I don't think it should distract Congress if ever we will have to deliberate on the impeachment petition because as I said, COA mismo ang nagsabi, mga tauhan mismo ng COA ang nagsabi nung pagdinig na tinanggap lang nila yung mga attachment as it is, di ba? Tinakba yung mga safe houses, tinanggap lang nila as it is nang wala. So it does not preempt, it does not preclude even the impeachment court or the impeachment pre-impeachment proceedings to look into these issues further, di ba? Pwede namang unqualified, unmodified. Pero meron palang nakaligtaan o pwede palang na-fabricate, di ba? At that time, tinanggap si Mary Grace Piatos kasi wala namang nagtatanong. Eh nung nalaman natin at ngayon sinabi ng PSA na walang Mary Grace Piatos, papabayaan na lang ba natin na ganun? Nagawa-gawa yung mga sinumite sa COA? Siguro, yun ang kailangan nating klaruhin. Yung sa impeachment po, kasi one of the articles said na betrayal of public trust due to a public meltdown. Do you think po ba it's enough to impeach an official due to a meltdown? Out of respect for the office of the Vice President, even if I don't like the Vice President that much at the moment, I would rather not give an opinion on that. But everybody saw what she did. Diba? It has embarrassed the nation for somebody to conduct herself in that way. I think what we saw was clear in itself. It is something should we tolerate? I think kahit nga kami, ang sasabihin namin, how do we conduct ourselves publicly, kailangan namin bantayan. Eh, congressman nga lang kami. Paano pa kaya kung pangalawang pangulo na? So, dun sa statement ng COA, totoo ang sinabi ni Kong Jude. Para sa akin pa nga, merong parang element of negligence na basta tinanggap nila yung mga dokumento at tinanggap ang kanilang veracity at face value, no? Pero we cannot ignore the fact that we're discovering so many things sa Quadcom. Nakakagulat, it's disconcerting, and of course,
it merits our 100% attention. We cannot simply ignore the fact that, yun na nga, non-existent pala yung Mary Grace Piatos. And it opens the Pandora's box of so many more questions. So, how do I take that statement? Well, it's so easy to make a statement, but I'd rather focus on what we're discovering as the investigations go on. Now, yung... Metrela public trust you to meltdown. But, yes, because kung anong gawin ng second highest official of the land has implications. And I think we should all be aware of this, kaming mga public servants. And, totoo lang, Kong Jude, no, the other day, meron akong, the other day, meron akong ka-text, no, galing sa, from my friend in Spain, no. Tinext niya ako, uy, alam mo yung nangyayari sa inyo, parang hindi maganda sa image ng bansa ninyo. It's true. Alam mo yung naging coverage at saka yung mga headlines sa iba't ibang bansa na yung vice-presidente pinagbantaan ng buhay ng Pangulo, tapos yung First Lady, tapos yung House Speaker. Never heard in the history of the world. I mean, not in a civilized democracy. Not in a civilized democracy. I would think that siguro kung merong mga ganong thoughts ano, that cross the minds of people, things would be done in a more subtle way. Pero ito talagang tahas-tahasan. No holds barred and... No joke. And with much, much defiance, no? Para bang for a moment nakalimutan na meron palang mga patakaran at mga protocol at saka merong mga konsiderasyon na dapat laging sinasalang-alang naming mga public officials. Kaya nga, kanina natanong ako bakit nagkaganon kaya ang ating vice presidente. Maybe it was a call for help. Baka nasa isang, I don't know, mental health. Maybe it was a call for more simpatia from her followers. But I'd rather see the Sara Duterte na calm and serene that we saw. Natutuwa kami mga legislators pag nakita namin siya. You know, just like the vice president should be, like a vice president should be answering the questions with much respect, waiting for her turn, and respecting everyone. You know, respect begets respect. Yun lang naman po. Last na lang po. Kung Jude, may mga ini-endorse po na candidate. You're right, from Tacloban po. Kasi merong ini-endorse na candidate ang mga Pro-Duterte forces na isang Nene Bakale na kalaban daw ni Speaker Romualdez sa 1st District ng Leyte. Your thoughts about it po? Kasi siya daw po ang sinasabi nilang parang kalaban daw ni Speaker. Kasi you know, the Pro-Duterte forces have been consolidating their power and they're saying na ito daw dapat ang iboto against daw kay Speaker. Alam nyo, election to, so malaya pong pumili ang ating mga kababayan kung sinong gusto nila. At sa lahat ho ng history ng election sa 1st District ng Leyte, hindi ho ako butante doon, nasa 2nd District po ako, pero madalas ho ako nasa 1st District, eh wala ho ako nakitang violence, wala ho ako nakitang pamimilit o pang-aaway ng mga tao dahil lang ho iba ang choice nila. Tungkol naman kay Ma'am Nene, kilala ko po siya masyado na ang turo ko sa akin, kung wala akong sasabihin maganda, eh wag na lang akong magsalita.